Isulat mo lamang ito sa iyong palad at siya po ay agad na makipagbalikan sa iyo o agad siyang babalik sa buhay mo. Hello mga guys, kumusta kayo? Panibagong araw, panibagong video na naman tayo. And sa araw na ito ay isa na namang video ang aking ituturo sa inyo na simpleng gabay o simpleng pamamaraan na makakatulong sa atin. At bago ang lahat, gusto ko lang mag-disclaimer sa mga taong hindi naniniwala at hindi gusto ang mga kagaya nitong video. Please skip this video at maghanap kayo ng videos na gustong-gusto nyo. Dahil ang video na ito ay para lamang ito sa mga taong naniniwala and gusto mag-try. And shoutout muna sa mga nagpapa-shoutout. Shoutout kay Cramier Sear from Pangasinan. Lerna Kasingal from Doha, Qatar. Hello po. And lastly, Moya from Quezon City. Hello po sa inyo. At kung kayo kung gusto nyo rin magpa-shoutout, huwag mahiya na mag-comment sa baba o pang ma-shoutout ko kayo sa next video. And paalala po sa lahat ng mga nagko-comment sa aking YouTube and or sa aking mga videos na ina-upload, mag-ingat po kayo sa mga nagre-reply sa inyo. Marami po akong nakikita na nire-replyan kayo. So mag-ingat po kayo dyan dahil manggagamit po yan or ginagamit ang aking pangalan at larawan para i-scam kayo. Kaya naman, mag-iingat na lang po kayo sa mga napakilala na mga doctors na mga love spell. At ngayon, sobra mo na bang namimiss ang iyong partner? Iniwan ka ba niya? Hiniwalayan ka niyang bigla na hindi mo alam na may nagawa kang kasalanan sa kanya or siya yung nagluko mismo sa inyo? Ito ang inyong gagawin upang siya ay magmamakaawa o manghihingi ng tawad sa inyo para makipagbalikan at agad-agad itong babalik sa buhay mo kapag nagawa mo ito. Kung isa ka sa mga nalulungkot ngayon dahil nasasaktan ka, dahil hindi mo na alam ang gagawin mo, na bigla ka na lamang iniwan sa ere, so huwag po kayong mag-aalala dahil marami po tayong pamamaraan paano natin makuhang muli ang ating mga partner. Paano na hindi sila tuluyang mawala sa atin. Ito ang simpleng pamamaraan na ituturo ko sa inyo ngayon na magiging ikaayos ng inyong relasyon. Ito ay pwedeng gawin sa parihas ang kasarian, babae to babae and lalaki to lalaki. Pwede rin ito, syempre, sa ating babae at lalaki and pwedeng-pwede ito sa magkalapit at magka-LDR. And sa materials na ating gagamitin dito, syempre, kailangan lamang natin dito unang-una ang inyong sarili. Yes po, sarili po ninyo at panulat lamang. So, kahit anong klaseng panulat, basta ito ay makapagsulat lamang, yun ang gagamitin mo. Ito lamang ang dapat nating ihanda sa ngayon. Ngayon, kapag ready na ang panulat na ating gagamitin, ang gagawin mo, ang sarili nyo ay i-focus ninyo and isisiguraduhin ninyo na wala kayong mga iniisip na mga problema upang magawa ninyo ng maayos ang inyong gagawing ritual. And kailangan na walang makakadistract sa inyo, walang mangiistorbo sa inyo, gawin ninyo sa loob ng inyong kwarto para wala makakakita at kailangan na mag-isa ka lamang na gagawin mo ito, ang ritual na ito. Ngayon, kapag ready ka na, ang gagawin mo lamang sa pagkagising mo sa umaga, isulat mo lamang sa iyong palad ang pangalan at apelyido ni Target. So, yung palad mo po, kahit saang parte ng palad, pwedeng dito sa kaliwa, pwedeng dito sa kanan. So, pili lamang kayo kung saan na mas comfortable kayo na isulat ang inyong target name. So, dito isulat nyo lamang ng isang beses. Halimbawa, isulat ninyo dito pangalan niya at apelyedo. At yung dito natin ay magsusulat po kayo ng star. Limang star po dito. Maglagay kayo ng simbolo ng star. Magdrawing kayo ng star. Dito, star. At dito, dito, at dito. So, lima po dito sa iyong daliri. So, again, pangalan at apelyedo ni Target dito. Tapos star dito,
dito, dito, dito, at dito. Yun po ang inyong gagawin. Pagkatapos nun, kapag naisulat nyo na, i-close nyo lamang ang inyong palad at ibubulong mo dito ang gusto mo. Sabihin mo dito, pangalan at apelyido ni Target, ikaw ay hindi magdalawang isip na makipagbalikan sa akin or babalikan sa buhay ko at kailanman ay hinding-hindi na tayo magkakahiwalay, kailanman ay hinding-hindi na tayo magkakasira or walang kahit sino mang sisira sa ating relasyon, magiging masaya tayo sa ating pagsasama, sa ating relasyon, at kailanman ay walang makakasira nito. Halimbawa, or kung meron kayong gusto na idagdag sa inyong sasabihin, pwedeng-pwede po kahit na ano, pero hindi yung mga negative. Kailangan ng inyong sasabihin is positive lang lahat. Yung tipong sasabihin ninyo dito na para sa inyong relasyon, para magkabalikan kayo, para magiging maayos kayo, gawin ninyo ito. So, ayun, pagkatapos mong sabihin lahat-lahat, i-open nyo lamang ang inyong palad at ramdamin nyo lamang kung ano yung mga nararamdaman ninyo para sa kanya. And pagkatapos nun, ay pwede na kayo magtrabaho or mahilamos kung ano man yung gagawin ninyo. Dapat po sa pagkagising ito sa umaga gawin. Pwede rin ito sa bago ka matulog. And kung magtatanong kayo paano po na naisulat namin dito sa aming palad, tapos may ginagawa kami, may pinang or naghuhugas kami, nababasa yung kamay namin at nabubura ito. Wala po itong problema as long na naisulat nyo na ito sa inyong palad at nakapag-healing na kayo dito. So dito ay pwede mo itong gawin every morning or pwede mo siyang gawin every evening. Pili lamang kayo. Pwedeng gawin niyo sa evening, pwedeng gawin sa morning. Pili lamang kayo. Ang importante ay nanggagaling po dito sa inyong puso ang inyong ginawa at kailangan na taos puso ang paggawa nito. So, kailan ito pwedeng gawin? Gawin ito sa araw ng kahit anong araw. Yes po. Ng kahit anong araw at kahit anong oras, basta pwede sa gabi, pwede sa umaga ito gawin. Pagkagising po sa umaga. So, ayun po, kung may mga katanungan kayo, huwag lamang mahiya na mag-comment sa baba upang ma-replyan po kayo sa mga katanungan ninyo. Bye-bye everyone. God bless us all.